Samantala, makakapanayam din po natin ang information officer ng DepEd Region 12 na si Ginoong Antonio Maganto. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Jiggy. Apo, kumusta po ang mga estudyante na meron ho ba kayong impormasyon kung yung mga hawak na hostage ngayon ng BIFF ay mga estudyante po o mga guro o ano pong impormasyon so far ang nakakala po ninyo? Sa kaninang umaga, nagsimula mga alas 10 na umaga kanina, ay nagsimula na po magpasa ang Disaster Reduction Management Committee po at saka Emergency Committee ng Department of Education, lalong-lalo na po dyan sa may North Cotabato, at pangunguna naman ni Sir Ricky Talita. Actually ngayon, siya na report mula sa head teacher 3 natin sa Mayangan High School, si Renaldo Cabagal Jr., na wala naman po tayong mga teachers na involved, lalong-lalo na po na take as hostage at lalong-lalo na rin sa mga estudyante. Kasi na according sa kanilang report kanina, initially, nag-start po itong insidente alas 4.30 hanggang alas 5 ng umaga nagsimula po itong kapuluhan na kung saan namataan po kasi ng ilang mga residente natin na meron pong papasok na armadong grupo papunta po doon sa isang paaralan, lalo na itong Malagakit Elementary School. Ang initial po sa report, ginamit po nila ito pala sa elementary school bilang kanilang pangharang doon sa unang grupo na kung saan na isumabay din sa pagputok sa kanila. Ito yung mga bipat malapit din mismo sa bahay ng isa sa mga kapitan natin at sa kapitan po natin doon sa Barangay Malagakit, Barangay Captain Salvador Almonia. Apo, at sa ngayon ho ay gaano kalaki ho na ang epekto sa yan sa eskwela nito pong nangyayaring insidente at sinasabi po ng military nga na nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Opo. Sa ngayon po, initial na report, meron po tayong 106 na displaced learners na po mula sa elementary school sa Malagakit Elementary School. At nasa Tigkaway Municipal Grandstand po sila. Kanina, mga launa sa east ay 18 pa po ang sa Malagakit ang natrap sa crossfire. Subalit ay agaran din naman po namin na ilabas ito. Isang teacher nga po namin sa Tigkaway National High School, si Ma'am Genevieve Salanatin, at ang pamilya nila ay na-rescue din at maswerte na-rescue po doon sa crossfire. Isang unnumbered memorandum na po pinalabas ng Department of Education Regional of ng Division ng Cotabato Province para at least ma-insure po na masuspende itong mga klase sa Libungan effective immediately. Maging sa Aliosan, kasabay din po dito Libungan at Midsayap ay nagdeklara na rin po ng suspension ng klase para at least masiguradong ligtas po yung mga kabataan natin. Maswerte naman po kanina na umaga na maganap po ang nasabing insidente, wala naman pa pong mga estudyante na naapektuhan. Ayon pa sa report naman ni Sir Reg'l Cabagal Jr. na ang head teacher natin sa Manawangan High School, dalawang grupong araw po ito, tatlong grupong araw po itong nahati, itong tatlong grupong ito ng BIFF. Ang unang grupo ay sa Malagakit. Ang pangalawa naman po ay malapit sa detachment ng Simsiman National at sa Simsiman. At ang pangatlong grupo naman po ay sa water impounding ng Malagakit. Ito po nagsisilbing reinforcement din po ng grupo. Opo. Marami-rami ang naapektuhan. Ano, kasi yung ibang mga bayan na binabanggit nyo, Aliosan at iba pa mga bayan, apektado na rin yung mga klase. So, sa ngayon, no, yung ibang eskwelahan ay ginagamit din po na evacuation center para sa mga residente apektado po? Opo, ginamit po talaga na ang mailan sa mga paaralan natin bilang tawag natin ay pansamantalang tirahan muna ng ating mga evacuees. Kasi naman, wala naman po ibang area, lalong-lalo na po itong Lipungan Toreta Elementary Annex High School po ay ginawa po itong evacuees. May 300 households po and ang counted na naandoon and still counting po. Mas dumarami-rami pa rin po hanggang ngayong maghapon yung dumarating dito para maghanap ng shelter. Opo, maraming salamat po sa update. Makikibalita po ulit kami sa inyo at mag-ingat kayo dyan si Ginoong Antonio Maganto ng DepEd Region 12. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po.